Hindi mo lang nangalati yan, wa. Hi guys! Isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. For today's vlog po, I will share with you part 2 of my Sitio Angelo adventure. Panoorin po natin ito. Flashback. Ayan po, oh. Bilis sumikat ng araw, pero wala pang 6 a.m. Fast ang ating breakfast. Meron tayong tinapa, may dilis, itlog na pula, at sinangag. Ako lang magpapasalamat dito sa ating tinuluyan. Salamat po ng marami. Ingat po kayo dito. So ito po, kami ay paahon na uli. Good morning! Masasaya pa po pag-umpisa mamaya. Tahimik na naman. Ito daw po yung ginagawang daan ng mga kabataan dito. Mahirap dito mapataw ah. At hingal-hingal kami. Tawag ko mag-isura ang katawa-tawa. Ano? Ang ganda. Ganda. Uy. Dito pala hinihingal. Maganda ng view. Ganda para may sea of clouds. Kalayaan lang sa ibabaw ng bundok. Ganda ang daan dito. Ito daw po ay proyekto ng mga kabataan dito. Napagdudugsun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 dug
Yung galing dito, han? Opo. Ay, papabak ko. Papabak ko. Sasabihin niya. Yun ang magkakarusoy. Ito. Ay, maging ganito lang ang daan eh. Pwede na. Pag ito yung pwede na single dito. Ayan. Kaya may dala din po kami dyan mga piko at pala. Dito ang malambot. Dito yung nalagay sa tabi. Dito yung binabawasan. Surprise! Yan ang bahay. Aba. Ano yun ha? Maganda ha? Ang ganda lang pala yun. Ito ay... Ah, ito sinusunod na sa buhay. Apapa, laban uli. Tanda lang. Ano yun? Daan ng DNA. Si Kuya lang ito. Yaka. May tinpo ako na din. Nauna na din sa... Mali. Nauna pa sa akin. Ano ba yung kasama niya? At kung ano eh, dahil ko gulong lumang paghalian ng lugar. Ibang energy ang nakain mo ngayon ah. Ito na po kami. Sa kalahatian daw ito. Kalahatian pala ang... Ah, yun ang Mount Irid.
Alin po? May kundi lang po maulapan dito. Ano daw yun? Mountain. Mountain. Ayun, kinadayo. Nakapunta na yun. Lagi pinupunta ng mountaineer. Nakapunta na si Lulik. Tirid? Ah, Mountain. Sa unahan ng sabla. Maganda to ha, parang may sea of clouds. Yan. We finally reached Malining. Yes. Aba, para kinayalaan natin ng isang oras lang, ate ha. Sabi ninyo dalawang oras. Hiya. Bumilis paglalakad. Hiya. Lalakas. Sabi niyo mga dalawang oras. Ganun lang sinabi namin. Para. Para. Oo. Oo, di ba? Pag sasabihin namin, ay isang oras lang yan. Ay. O kasi pag alam mo malapit na yung oras, hindi mo malapit. Oo. Parang nakakalapit. Yung mga anak sina-expect mo malayo yung pa. Yung mga anak ko nga nasa landing na. Oh, bilis. Kanina mo. Game na, awitin na ang ating awit. Hello! Hello, hello. Oh, meron akong dalang gatas kayo para sa iyo. Thank you. Welcome! Asan yung dalawang bata? Oh, dito, dali oh. Indong oh, dali. Gusto nyo ng gatas, may dala akong gatas. Hati-hati kayo ha. Yan na may marami, pwede nyong timplahin. Tawad, dua. Lang ano man. Hello! Meron ako pasalubong. Gatas. Welcome! Yari na kami dun, okay? Opo. Malaki tulong po sa akin na may tungkod. Ito pala'y pa talagang tayo dadaan uli sa gitna ng gubatan. Grabe ka palang putik guys oh. Yeah. Mabigat na. Nagbabawas tayo na kaunti dito ah. Sa tubig. Oh. Para gumaan-gaan. Bigat na. Ay, mga tao sa akin buta. Hugasan daw siya ng buta na. Hugasan po. Ay, sige po, una na po kayo. Aba. Palay botay pa. Hop. Naiiwan. Yun. Oh, ay gusto magpaiwan pa yung butang. Ito daw, last na putik. Wow. Last na putik na. Malapit na tayo sa ilog. Tayo daw po ay tatawid sa ilog. Ano po, ang bukana ng landing. Wow. Narito na si Mam Luna. Hihi. Nakarating din sa landing. Wow. Napakaganda. Ganda po. Marami hydro, ma'am. Ito yung hydro nila Ate Myrna. Kaya sila dito ay walang problema po sa kuryente. Nagpapatak mula ay tubig. Ito po ah, yung tubig. Irrigation. Dire-diretso. Yan, hanggang dito. Tama, lo. Tapos po ay, nagpapatakbo ay yung tubig. Tingnan natin yung loob. Wala lang signal. Pero may kuryente dahil hindi ko nagsasabi ng hydro. Halimbawa, mga sinis.
Quezon. Hello! Napakagagalang pala dito ng mga bata. Napakagagalang naman. Hello, kumusta kayo? Wow, napakagagalang. Hello! Hello, kumusta kayo mga nini? Dito po ay uso ang pag nasa lubong sa bisita ay nagmamano. Oh, napakagagalang ng mga bata dito. Sila'y disiplinado talaga. Ay, 1, 2, 3, go! Yay! Kawai! Kawai, kawai! Oh, mamaya ulitin ninyo pagdating ni Mayor, ha? Apa. Mas malakas dapat pag nandyan. Sasabihin ko sa inyo kung sino si Mayor isi, ha? Para mas malakas yung, ano, yung bati nyo. Kasi yun yung Mayor. Nakakatuwa naman. Trip slick. Para sila ay may pa-welcome para sa amin. Nakaka-touch. Oh, bless muna, bless. Bless. Nakakatuwa po dito ang mga bata at talagang napakagagalang. Sila ay trained na lahat po ng mga bisita daw dito ay kanilang binabati sa pamamagitan ng pagmamano. Isang kulturang Pinoy na madalas nakakalimutan. Pero dito ay talagang tinuturo pa rin sa mga bata. Yes, yan ang ating mayor. So ako po ay nakachinelas na para makapahipahinga ang paa. At ito po ang kanilang simbahan. Ang ganda ng community nila dito. Hirap lang talagang puntahan. Pag hawak ko sa tungkod yung aking kamay ay beno. Labtok-labtok na. Dapat pala yung may guwantes. Sakit na yung aking kamay. Pero malaking bagay po ang ganito ang may tungkod. Kami naman po ngayon ay pupunta dun sa isang ilog na gagawa po ng tulay. Para ma-inspect na nina engineer kasama sa MPDC. Yun, nakarating tayo sa Angelo Elementary School. Lumaki na po itong inyong ilog dito. Ano po? Lumaki nito yung ano na. Yung tawag nito, yung malaking baha. Bumaha po. Ibig sabihin po ay ang inyo pong communication po dito ay radio, ano po? Opo, radio. Yung radio po. Mas mabilis po yung communication ko. Ano yung radio. Opo. Gawa po nang wala pong signal dito, ano po? Oo, wala pong signal. Ay, sorry po. Walang signal yung ano. Namat po. Walang signal. Pero malakas ang kuryente dahil sa hydro. Oo, may mini hydro. Opo. Salamat po sa mga naghanda. Napaka-special naman po at uha. Long table. Kaya po yung ganyan table kasi pag ano po dito piyesta, ganyan po yung dito ano, ito po talaga parang venue po, sa mga pagkasal dito din po. Hindi po sa mga bahay-bahay na po sa yun. Nagagawa po ng ganito rin na misa sa mga bahay. Sa bahay na ang kakasalin. Opo. Ama, maraming salamat. Tubo ang daraling sa pahalo po ng Christmas. Amen! Yehey! Let's eat na po! Hi guys! So pagkatapos po ng trabaho ay relax-relax naman. So nakahanap ako dito ng duyan dito sa bahay na aming tutulugan. So duyan-duyan habang nanonood ng TV. Ayan po oh. Kahit sila ay nandito sa bundok, napakalayo nila pero meron silang TV. At the same time, merong freezer. Hello, may bibigay pala ako para kay baby. Baby, para sa'yo. Ayun, naka nang umiyak. Parang may luha pa ang mata. May sipon pala. Oh, ganda ng ngiti.
Bibigyan din natin yung dalawang bata. Nini, alika dali. May bibigay ako. Nini. May bibigay ako. Oh. Para sa'yo. Welcome sa kakay Tutoy din. Yun. Magandang hapon po. Malaki-laki po ang tindahan nila dito. Oh, ito din. Tindahan din nila. Isa na lang po. Ah, isa na lang po. Gatorade. Nag-iisa na po yan o meron pa? Isa na lang. Pwede magtanong, paano po kayo nakakapag-stock ng inyong mga paninda? Nagpapaktura po na galing Tanay. Galing Tanay. Tapos dinadanay saan doon, sa Santa Ines? O sa Santa Ines. Tapos gaano po kayo katagal? Halimbawa ay monthly po, every month po kayo na may mili or weekly? Twice a month. Pero halos kompleto naman yung kanila pong mga paninda dito. Salamat! Dinner na po naman. Ito po ang aming ulam. Gabi na po sa landing. Time to rest na. At bukas, kailangan uling ihanda ang sarili para sa panibagong paglalakbay. The next day. Hi guys! It's day 3 dito sa Sitio Angelo. At maaga po ulit ako nagising. Bihis na. At ngayon ay magbe-breakfast na. Ready na naman para sa mahabang lakaran. Our breakfast for today. Tuyo, corned beef, munggo, with egg. Ba, iniwan uli? Iniwan uli. Pag may ganyan, rainforest pa yan. Yang pong ganyan, so, mayroon pong ano? Tag. Hindi ito itong puno na ito. Giant fern. Bihira na yan. Sa biodiversity inventory, yan ang isa sinahanap. Ay, wala namang problema itong dala ko mo ito. At kaya. Hi guys, so andito na po ulit kami sa Malining. Papahinga muna sandali dito. At sa pagkaalam ko ay dito din magla-lunch. Bago tumuloy sa next session. Ito pong school ng Malining ay minsan nang na-feature sa documentary ni Cara David. At tunay nga namang mahirap itong marating, pero pagdating mo dito, wow, napakagandang lugar. Lunch time dito sa Malining. Wow, masarap ito po. Masarap at inuto. Guys, nakakita po ako ng sobrang laking puno. Ito oh. Sahada. Aba. Ate, susubukan ko ngang yakapin. Okay. Hindi yata. Kala. Doon ako ah. Ito pa yung ugat niya eh. Oh. Hindi nga ma'am. Aba. Hindi malag na ngalati yan. Wow. Ang laki. Ito kay laki na ugat niya oh. Ito na siguro yung sinasabi ni Mayor na napakalaki. Opo. Dami nating malalaking puno pa dito. Ha? Nalimatik. Ay, kanya nalimatik. Hala ka, ate. May limatik po, oh. Anong gagawin mo, ate, pag ganyan? Titikin na lang. Ay, titikin mo dun. Huwag mo titikin mo dun. Ganun po pala itsura ng limatik. Yun lang ako nakakita. Yun ang limatik. Yun. Tara. Baka may kasamahan pa nandito yung pamilya. Tara na. Bata na kayo, naligaw. Buti hindi pa siya agad sumipsip sa ano mo. Naramdaman ko lang dun yung pagkapit ko din sa tao. Nako. Tapos ako guys, oh. Ang dami ko na pong pantal. Para pong ako'y napahawak sa either lipa o dahon na makate o baka higad. Sobra. Pero let's continue. Malapit na. Malapit na ba, ate? Malapit na kami sa Quezon. Yes.
kanina po hindi na po nakapag-video at grabe. Sobra po. Nag-concentrate ako sa pagbaba. Yung mga ganitong baba. Yeah. Mm. Yeah, bako po ng maayos at ako po eh muntik-muntikan na. Dalawang beses ng muntik na madulas. Mapaupo. Ay, noong unang punta ko dito ako napaupo na. Oops. At sa tingin ko po ay napakarami ko ng pasa dahil ilang beses ako naumpog ang tuhod sa naumpog ang tuhod sa mga bato. Oops. Yeah. So kami po ay nasa gitna. Marami na po mga nauna. Kami po ay nasa gitna, naiwan na kami. Tapos po ay may mga nahuli pa. Sabi ko ay di bali nang mahuli basta't makarating ng ligtas. Walang bali, walang pilay. May pasa naman. May pasa lang. Yan. Oops. Kanina po ay hindi ako nakapag-video at mga bato. Ito medyo ano pa kasi putik lang to eh. Pero dun sa bato, medyo kinailangan po talaga mag-ingat dahil may mga nakausling bato. Madisgrasya. Where ate ang mas safe kaya? Dito? Sa Medana. So ako po talagang saludo sa mga taga rito. Ito ang kanilang palaging dinadaanan. Sila isa na ina. Ayun pala. Pero mas bilog kami sa inyo, ma'am. Kasi hindi kayo nagpabuhat. Ayan. Kaya hindi nagpakarga. Achievement daw po, hindi ako nagpabuhat. Parang mas takot akong buhatin. By in a ways. Parang pagkakarga ng bigas. Ba, mahirap. Sabi nga ni Ma'am Ed na mas maganda pong maglatangki sa gananin ka. Opo. Parang nakatangilo, lalo na pag sa may mga bangin. Opo. Parang nakatangilo. Para daw siyang unang mahuhulog. Talagang ipagkakatiwala mo ang buhay mo dun sa nagbubuhat sa'yo. Kasi isang linsad lang ang buhat sa'yo eh. Hindi ka makakawakan. At ang hawak mo yun dun sa ano, kalimbawa nang kumakapit. Opo. Ayan, medyo may mga matataas po siya. So, ang ginagawa ko, kumakapit ako. Pinababa ko na isang paa. Mas kilig kami sa iyo. Kahit paano, papunta doon, pabalik dito. Kinaya. Walang nagpaparang. Mabagal lang. Makarating na lang. So, malapit na po kami sa bituan. And ito, meron na naman kami nakita ang isang napakalaki puno. Parang ito'y mas malaki doon sa isa naming dinaanan. Oh. Diba? Malaki. Yan o. Ugat pa lang niya eh. Parang katawan ko na. Kaya, at kami po ay pababa na. Konting-konting tiis na lang daw. Nakarating din. Ba, medyo mataas to ah. Lalo na siguro kung gabi na tayo dito. Oo nga po. Buti na lang po at kami maaga pa kasi mahirap din pong abutin dito ng gabi. Kahit mayroon kaming dalang mga headlamp or flashlight, ay nakakatakot pa rin dahil hindi mo makikita yung iyong tinaraanan. So, thank you, Lord. So, ayan guys, naka-survive naman po tayo. Andito na tayo sa bituan. Nakatapon ng gamit. Ayan po, at Tubig. Yay! Thank you, ate. Makitulong sa akin ni ate. So, ito po yung ating mga kapatid na katutubo dito sa bituan. Naghahanap ng mga social. So, inihatid po namin dito yung kanilang social pension. Naghahanap po tayo kung ano na rin. Thank you sa support. Congrats. Walang pilay. Yes. Aba, ako'y nagdadasal.
Di bali nang mabagal, basta sure. Maka, oo. Tahimik siya, tahimik din kami at alam kong nagdadasal yan. Nagdadasal ako eh. May ko, Lord, wag lang sana akong mapilayan, maliay. Okay lang na mapaupo. So yan guys, so nakaligo na tayo, nakapag-freshen up na. At the team decided na magstay pa dito for one night dahil medyo mga pagod na. At the same time, hindi kami pwede na kumbaga tumawid sa Angat Dam ng gabi. Kaya dito po kami ngayon matutulog. Okay lang para makapahinga na rin. The next day. So wala pa pong alas 5, kami po ay pabalik na, sasakay uli ng bagon. Bye-bye! Ingat kayo! Char! Teka, kung bababa na din, baka ako'y maiwan. Yeah. Nasakay na naman po kami sa dump truck. A flashback. So ayun na nga guys, if you have reached up to the end of this vlog, I just want to thank you sa pagsama niyo sa akin sa aking Angelo adventure. At gusto ko lang i-highlight yung ano yung mga natutunan ko dito sa experience na to. Una, sobrang na-appreciate ko at sumaludo po ako sa mga taga Sitio Angelo, sa mga kababayan natin dyan, dahil hindi biro talaga yung pagpunta sa kanilang lugar. But at the same time, nandoon yung aking paghanga sa kanila dahil na-preserve nila yung beauty ng place and then yung kanilang kultura. Ramdam namin yung init ng kanilang pagtanggap sa aming grupo. At the same time ay yung paggalang ng mga bata, yung kultura nating mga Pinoy, na paggalang sa matatanda, pagsalubong sa mga bisita, nandun pa rin. Kumbaga, naingatan nila yon. And kahanga-hanga din yung kanilang creativity, yung ingenuity nila, na napakita sa pamamagitan ng kung kahit sila'y nandoon sa malayong lugar, meron silang hydro na nagagamit nila, kaya hindi problema sa kanila ang electricity. Meron nga po akong isang nakausap doon, hindi ko na lang siya na video, pero tinanong ko siya. Sabi ko, bakit po ninyo pinili na dito tumira sa bundok? Bakit malayo sa doon sa kilala nating kabihasnan? Bakit po ninyo mas pinili na dito tumira? Ang sabi po nila sa akin ay dahil nandoon yung kanilang kabuhayan. And doon, wala sila masyadong gastos. Libre ang tubig, libre ang kuryente. So, kaya mas prefer nila doon. Ayun, so itong experience po na ito, marami po akong natutunan, marami akong nabaon. At at the same time, nagpapasalamat ako sa Diyos for His guidance and protection dahil hindi man ako yung talagang professional hiker or hindi man ako sanay na umakyat ng bundok, pero naging ligtas tayo, naging ligtas po kaming lahat, bawat isa sa amin ay safe din na nakauwi. So yun lang, muli po maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, hindi lang sa aking channel, kundi sa buong Tubig. That's it for today's vlog. I hope you enjoyed watching. Lagi po natin tandaan, patuloy tayong magmahal, patuloy tayong maging masaya, dahil may kaLEYAan ka. Thank you for watching. God bless. Until my next adventure. Bye!